Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Narito na ang mga maiinit at nagbabagang balita sa araw na ito. Higit sa 1 milyong residente ng US nagpositibo sa COVID-19. Samantala, may bago pang variant ng COVID-19 ang naidiskubre sa France. COMELEC Division ibinaba ang hatol sa Marcos disqualification cases noong 17 ng Enero taong kasalukuyan. At newlyweds Tom Rodriguez at Carl Avellana, focus ngayon sa kanilang married life. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Sama-sama ang pamilya, sasaya ng almusal. Siguradong kompleto ang araw sa Paw Patrol. Magandang araw, Luzon. Magandang araw, Visayas. Magandang araw, Mindanao. Umabot na sa 3 milyon ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito ay matapos madagdagan ng 28,007 cases noong araw ng Enero 11, taong kasalukuyan. Samantala, umabot na sa 181,016 ang aktibong kaso sa bansa. Pinakamalaking porsyento rito ang mild na umabot sa 94.4%. 3.1% naman ay asymptomatic, 1.6% ay moderate, 0.8% ay severe at 0.2% ang critical. Nasa 4,471 naman ang new recoveries. Mas malaki pa rin po ang porsyento ng mga gumaling sa COVID-19 dahil 92.3% ang total recoveries. Samantala, nasa 219 ang nadagdag sa mga nasawi. Higit sa 1 milyong residente ng US ang nagpositibo sa COVID-19 at bagong variant ng COVID-19 na discover sa France. Nagpapatrol si Ryan Dimaculangan. Unsod ng matinding pagkalat ng Omicron variant at backlog cases dahil sa holiday, 3 beses ang itinaas sa bilang ng bagong kaso sa Estados Unidos kumpara sa mga nakalipas na wave ng coronavirus infection sa bansa. Mahigit 1 milyon cases ang naiulat nito 3 ng Enero sa loob lamang ng 1 araw. Batay sa datos ng Johns Hopkins University, isa sa bawat 100 Amerikano ang nagpositibo sa nakalipas na linggo. Itong 4 lamang ng Enero, umabot na sa 56,149,558 ang kabuuang bilang ng nagpositibo at nasa 827,726 naman ang nasawi. Samantala, habang pinoproblema ng buong mundo ang pagdami ng COVID-19 cases dahil sa Omicron variant, isang bagong variant na naman ang nadiskubre. Nadiskubre ang B.1.640.2 o IHU variant sa 12 tao sa Marseilles, France. Paliwanag ng mga eksperto, vaccine resistant ang IHU variant dahil sa 1 mutation nito. Pero hindi pa ito tinuturing na banta ng World Health Organization bagamat patuloy itong binabantayan. Mga kailangan mong malaman tungkol sa IHU variant. Ang unang kaso ay natagpuan sa Marseilles, France. Nasa 12 tao ang nagpositibo dito. Ang unang pasyente ay kakabalik lamang mula sa Cameroon. Wala pang ibang rehiyon ang nakapagtala nito. Ang IHU variant ay may 46 mutation, habang ang Omicron naman ay mayroon 32 mutation. Ang ibig sabihin lamang nito, mas mabilis kumalat ang IHU variant kesa sa Omicron. Mula dito sa Paris, France, Ryan Dimaculangan, nagpo-patrol para sa Pilipino. Samantala, ibinaba ng COMELEC Division ang hatol sa Marcos disqualification noong 17 ng Enero kasalukuyan. Nagpo-patrol, Cleopatra II.
Opo, Miss Cardifly, sa loob ng isang linggo ay babasahin na ng isang division ng Commission on Elections o COMELEC ang pagdating sa inihahain na disqualification cases laban sa dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos bago ang 2022 election. Biyernes lang nang bigo si Bongbong na anak ng diktador na si dating Pangulong Ferdinand Marcos na humarap sa preliminary conference ng COMELEC First Division sa tatlong hinaharap na disqualification cases para sa 2022 national elections. Aniya, na-expose kasi siya sa dalawang kumpirmadong kaso ng COVID-19. Matatanda ang kinonsolida sa iisang kaso ang magkahiwalay ng disqualification petitions ng grupong Akbayan at Bonifacio Ilagan, kasama ng iba pang martial law survivors na parehong iginigiit ang tax conviction ni Marcos na may parusang habang buhay na pagbabawal makatakbo sa posisyon sa gobyerno. Maliban dito, may isa pang disqualification case laban sa dating senador na pinangungunahan ni Abubakar Mangelen. Pare-parehong hawak ng First Division ng COMELEC ang tatlong reklamo. Una nang tinawag ng kampo ni Marcos na nuisance petition ang hiwalay pang hiling na ikansela ang Certificate of Candidacy o COC ni BBM na siya rin ibinay sa kanyang non-filing ng income tax returns. Iginigiit ng iba pang petitioners na gumawa si Marcos ng false material representation sa kanyang COC nang sabihin niyang eligible siyang tumakbo kahit na perpetually disqualified na siya rapat dito. Mula dito sa Quezon City, COMELEC, nagpo-patrol, Cleopatra II. Susunod na balita, newlyweds Tom Rodriguez at Carla Abellana focused ngayon sa kanilang married life sa pagbabalik ng Paw Patrol. Aray! Mama, matagal po ba maluto ang pagkain? Tumnagutom na po ako. Sandali na lang anak. Malapit na to, mga 3 oras. Si mama naman. Sige po, maghihintay po ako. Sa jungle ko ang gusto. Konting silip naman sa tinarar. Lahat ito ng pagkain. Wow! 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 Kain na! Mag-Green Cross Ethyl Alcohol ka na. Green Cross Ethyl Alcohol, 70% solution, antiseptic, disinfectant. Marami itong pwedeng paggamitan for disinfection, sterilization, body massage, and many more. Wow! Pahingi nga! Green Cross Ethyl Alcohol, 149 pesos, cheapest price in the Philippines. Available din ito sa ating mga suking tindahan. Focus ngayon sa kanilang married life ang newlyweds na sina Tom Rodriguez at Carla Abellana. Nagpa-patrol si Chinesha She Fibonacci. From real to real life couple, ilang buwan matapos ang kanilang wedding, kamusta na nga ba ang bagong kasal? But the thing is, back then, I didn't even know it was you I was praying for. We even played husband and wife for work. I didn't even have to pray anymore because God had already answered my prayer in advance. What a plot twist. Every bit of magical ang kasal ng kapuso couple na sina Tom Rodriguez at Carla Abellana. Ngayon ay kamustahin naman natin ang married couple. Happy kami that we're finally married. May blessing na kami formally, diba, sa harap ng sa altar.
Marami man daw ang naging aberya tulad ng last minute change of venue ay natupad pa rin nila ang kanilang dream wedding sa gitna ng pandemya. Ang kasalan, hindi lang napuno ng pagmamahalan. Bumaha rin ng luha lalo na ng surprisahin ng bride and groom. Lingid sa kaalaman nito, ipinalagay ni Carla ang cowboy hat ng yumaong ama nito sa loob ng altar. Sa reception naman, ang video ng Daddy Bell ni Tom na kumakanta sa kanilang first dance ang surprise ni Carla. Wedding, because it's of course Tom's most special day also. So sabi ko, kailangan may nandun siya, kailangan nandun yung dad niya. I just wanted him in a way to be happy and to feel na he was there, and naniniwala naman kaming nandun. Si Tom naiiyak pa rin tuwing naaalala ang wedding surprise ng kanyang missis. The slice ng audience. Mga aso dito, nagluluto ata. Naluluha na naman siya. Mm-mm. Pero, yes. Because I know he would have loved to. Ang kanilang wedding vows, full of sweetness, love, and emotion din. All of our loved ones. And truth be told, I need all of them here because I need to know that none of this is a dream. Ngayon tapos na ang wedding, focus naman daw ang Tom Carl sa kanilang married life. At naniniwala na din ako sa salitang forever, sana kayo din. Nagbabalita at Junishesh Fibonacci updated sa showbiz news happenings. At yan ang mga balitang nakalap sa aming mas pinalawak pa na pagpapatrol. Patuloy pa rin po ang banta ng COVID-19. Kaya huwag po nating isawalang bahala ang mga sintomas nito. Maraming salamat at magandang araw, Pilipinas!